Good day sa inyo mga paps, kamusta? So, ang today's video natin is tuturo ko sa inyo kung paano mag-maintenance ng brake caliper. Yan. So, kung gusto nyo matuto kung paano mag-maintenance ng brake caliper is panoorin nyo lang tong video na to. Okay guys, mga paps, yan. Ang gagawin natin today is mag-maintenance tayo ng brake caliper ng Honda ADB. Sobrang dumi niya. So medyo maulan kasi ngayon. Kaya yan, sobrang dumi niya, no. Isa sa mga pinaka mabilis madumihan at kailangan i-maintenance is yung brake caliper natin kasi naka-expose siya sa labas, no. Na-expose siya sa mga klaseng, iba't ibang klaseng dumi, kagaya ng buhangin, yan, putik, kung ano-ano pa, no. Ayan. Gagawin natin is linisin muna natin siya bago natin siya tanggalin, no. Okay, linisin muna natin. Okay, medyo malinis na siya. No, linis na natin siya ng konti. Okay, bago tayo mag-start, kailangan muna natin ng mga tools, syempre, para matanggal natin siya, no. Kasi ito medyo kakaiba siya kasi star yung gamit na allen dito. Ganitong klaseng tools na allen, yung star. Okay. Yan, dito natin siya gagamitin. Ang size niya T40, no. Yun yung gagamitin natin sa kanya. The next is kailangan natin ng 12mm. So dito tsaka yung dito meron dyan. Kailanganin natin ng wrench. Ito yung adjustable kasi ang size nito nasa 17 kung hindi ako nagkakamali. Kaya kompleto na yung gamit natin. Pwede na tayong magsimula. First muna, lulugan natin yung 12mm dito na bolt. Ito, hindi natin siya totally tatanggalin. Gagawin lang natin, papaluwagan lang natin. Then, kukontrahin natin yung dito sa may likod niya. Then, next natin tatanggalin is ito yung bolt ng special allen, no? Star na allen. Gagamitin natin is yung number 40 lang. Ito yung number 40. Gagamit lang ako ng ito, pang leverage. Okay, para madali lang siyang tanggalin. Ito kanina, pinaluwagan natin. Ngayon, tatanggalin na natin siya. Okay, ayan. After natin matanggal, okay, ayan. Pwede na natin siyang kunin yung brake pad. Ito, tanggalin natin siya. Okay. Pan-checking, ayan, medyo tuyo na yung grease niya. Huhugutin lang natin siya para matanggal. Isa naman, huhugutin lang din natin siya. Okay, yan. Ngayon, medyo makapal pa siya, no? Medyo kanalawang lang. Linisan lang natin to. Siyempre, huwag din natin kalimutang linisin yung disc rotor natin. Yan. Okay, ito. Importanteng linisin din natin siya. Tanggalin natin yung dati niyang grease. Kailangan malinis siya. Ayan, okay na, nalinisan natin. So, meron tayong proper na pag re-grease, which is dapat gagamitin natin yung tamang grease para sa brake caliper, no. Ano ba yung tamang grease na ginagamit dito, no? Since ito kasi yung slider pin niya, yan. Merong rubber diyan. So, hindi tayo gagamit ng kung ano nung grease lang, no. Gamit tayo ng ito, silicone grease. So, bakit silicone grease, mga paps? Ang silicone grease kasi, yan talaga yung ginagamit sa brake system natin. So, ang silicone kasi is safe siya from rubber, no? Ang lithium grease kasi natin is ginagamit natin siya sa mga bearing, sa mga bakal. Pero, pag ginamit natin siya sa rubber is mabilis siyang masira or mag-crack yung rubber dito sa ating caliper, no? Ilalagay ko na lang sa description, maglalagay ako ng link kung saan ko siya nabili at kung magkano yung price nito. Lalagyan natin siya yung mga pin, bawat pin, okay.
Okay. Ayan, napansin nyo. Smooth na ulit yung balik ng caliper pin natin, no? Ayan. Okay, yung isa naman yung lalagyan natin, yung nandito sa caliper. Ito, ayan. So, itong yung may backplate, dito siya, sa side na to. So, pwede natin siyang lagyan ng konting grease. Dito. Konti lang. Lagyan natin. Okay, yan. Pwede na natin siyang ibalik. Yan. Susunod naman natin dito yung sa front brake naman, no? So dito meron dalawang bolts dito. Ayan, special bolts. Yan yung tinatawag na star. Gagamitin din natin dyan yung star na Allen. And then, meron ditong bolt. Luluwagan muna natin to gamit yung 8mm na T-wrench. No? Okay, yan. Luluwagan lang natin yan. Then, ito, next natin itong tatanggalin. So, ginamitan nila to na thread locker. Ayan. So, pwede na natin tong tanggalin. Oh, yan, napakadami na. Okay, napansin ko, manipis na yung brake pad natin, no? Ayan, no? Ang nipis na. So, nakaka 11,000 plus kilometer na ako dito. Ayan, napansin ko, malapit na siyang sumagad, no? Mas mabilis na upod yung front natin kasi lagi natin ginagamit yung front. Ganyan na yung naging itsura nya. Then kung mapapansin nyo, wear indicator nya nawawala na, kagaya nito. Yan, nawala na yung marking nya dito na line, kasi yun yung parang wear indicator nya, no? Kapag ka wala na siya, hindi nyo na nakikita, ibig sabihin kailangan nyo na magpalit ng brake pad kasi ayan, konting-konti na lang. Bakal na yan. So, ubos na talaga siya. So, pag ganito, papalitan na natin siya ng bago. So, lilinisin din natin to. Then, i-check natin yung caliper pin niya or yung slider niya kung meron pang grasa, no? Or may grease pa. Ayan. Okay, ayan, no? Medyo dry na siya, no? Ayan, dry na yung grease natin dito sa ating slider pin. Kailangan natin siyang i-regrease, no? Bago natin siya i-regrease, linisin muna natin yung buong caliper. Ayan. So, medyo madumi na rin to. Okay, pwede na natin kabit. So, ito muna yung parang ano niya. Yan, kailangan na tanggalin natin yung lumang grease niya. Yan. So, yung ginagamit dapat is yung silicone grease. Kasi yun talaga yung ginagamit para sa mga caliper. So ito yung gagamitin natin. Okay, yung brake pad, palitin na yan. Papalitan ko lang to susunod kasi hindi pa ako nakabili. Ikakabit ko muna siya. Ito muna. Okay. Then, ito yung malaki. Dito yan. Then, ito yung ilalagay natin.
dito. Okay yan, pwede na natin siya ibalik. Okay, so yan, masikip na. Then ito, sisipan lang natin to. Tuwing kailan ba tayo dapat nag-check or nagpapalit tayo, or tuwing kailan ba natin mini-maintenance, no? Meron tayong sinusunod na maintenance schedule, no? Sa bawat motor, meron niyang service manual. Ito sa ADB, meron akong dinownload or pinrint na maintenance schedule, no? I-check natin siya bago natin siya i-maintain. So, ito yung schedule maintenance ng ADB. So, dito sa category ng brake pads wear, yan, chine-check natin yan. Okay, chine-check natin yan every 6,000. Ayan. Okay, chine-check natin yan every 6,000. Then, susunod dun is 12,000, 18,000, 24, 30, and 36, no? Every 6,000 siya. Base dito sa ating schedule maintenance na ADB. So, chinek natin siya ng 11,000 plus na. Yung brake pad wear ko is totally kailangan na siyang palitan, no? Yung sa front lang. Pero yung sa likod is hindi pa naman. So, yung pagkaubot ng brake pads, depende yan dun sa, ano, no? Depende yan sa situation. Like, pag lagi kayong gumagamit ng brake, or kung nakatira kayo dun sa puro downhill, example, nakatira kayo sa Baguio, puro downhill yun, no? So, kailangan natin gumamit lagi ng preno, no? Hindi lang 11,000 yun, kagaya sa akin, hindi lang 11,000 is mapupudpud agad yun ng mas maaga, no? Sabihin na natin mga 6 to 8,000, yan, upod na yan kasi nandun ka, nakatira sa downhill, no? Yan, depende sa situation. Ito, normal driving lang to, city driving. Minsan-minsan, may long ride, yan. So, yung paggamit ko nitong motor, normal lang. Kaya, sakto ng magto 12,000, kailangan ko na mag-replace ng brake pad sa harap. Yan. So, ibig sabihin ng I, kasi letter I yan. Then, pag R naman, replacement. So, puro I lang yan. Ibig sabihin ng I, sa maintenance legend, okay, yung sa I, ibig sabihin ng I, i-inspect natin siya, no? So, sa inspect, nakapaloob dyan yung kailangan linisin, mag-adjust, mag-lubricate, or replace is necessary, no? Kung upod na yung brake pad natin, kailangan na natin siyang palitan. Merong indicator yon yung brake pad. Kapag ka nawala na yung marking na yon, ibig sabihin, yun na yung sign na kailangan na natin siyang i-replace. Ganun lang yung pag-maintenance. So, lagi natin siyang i-check dun sa ating service manual, no? Para mas maganda yung operation ng ating motor, maging smooth, no? So, yun mga paps, sana nakatulong tong video na to. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick yung subscribe, and then kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video, na pakiclick yung bell button natin dyan para lagi kayong manonotify sa mga bago nating video. Maraming salamat mga paps. God bless, ride safe.